Hello everyone, kumusta? Pag-uusapan natin ngayon isa na namang developmental stage. We will talk about middle adulthood. Ang middle adulthood, sabi ng mga developmental psychologists, nagmumula yan from age 40 papuntang age 64. And the first people we know na most likely nandyan sa stage na yan would be our parents. So, pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung mga pinagdaraanan, developmentally speaking, ng mga parents natin na most of the time nandito sa middle adulthood. Unahin natin yung physical development. One of the things that happen during middle adulthood is physical deterioration begins. Nagsisimulang maramdaman ang paghina ng katawan. So yung different senses natin, we begin to feel na medyo pumapalya na yung quality, no? Like lumalabo ang mata, bumabagal ang metabolism, which means mabilis na mag-accumulate ng body fats, and that explains why during this time, ang katawan ng tao nagiging mom bod or nagiging dad bod. Diba, meron tayong ganong cultural terminology. Nagiging katawang tate at katawang nanay ka na kasi nga nag-accumulate na tayo ng mga fats because of slow metabolism. Nagkakaroon ng lesser flexibility, hindi ka na masyadong stretchable, no? So that means frustrating to para sa mga athletes. Most athletes who begin to experience less flexibility, usually ito na yung mga athletes na nag-iisip na mag-retire from the sport that they play, lalo na yung matitindi ang physical demands like basketball, tennis, football. Kaya karamihan ng mga athletes na nandito sa stage na to, middle adulthood, medyo nasa isip na nila ang retirement. Wrinkles, medyo kumukulubot na rin yung balat. So frustrating naman to sa mga tao na nasa aesthetic industry, yung mahalaga na looking young ka, like for example kung model ka or kung artista ka. So during this time, yung mga model, mga artista, talagang malakas sa industry nila yung nagpapa-botox para masustain yung younger looking skin. Which is, you know, understandable naman kasi mahalaga talaga pangkabuhayan nila yan. Diba? Kapag nagmukha silang wrinkled, nababawasan yung mga offers, yung mga projects na napapasok nila. Diba? Kaya marami mga artista talaga frustrated, no, kapag napupunta na sa middle adulthood, kumukonti yung project. And of course, dumadami rin yung mga puting buhok, and that is explained by a lower production of melanin ng scalp natin na nagbibigay ng itim sa buhok. So kapag mababa ang melanin, tumataas ang white hair, so namumuti yung mga buhok natin. So in this picture, kitang-kita nyo talaga yung physical changes that happen by the time the person enters middle age. Talagang obvious na nagiging mature na yung katawan natin. And one of the issues in connection to this, no, during middle adulthood, marami talagang nagkakaroon ng body image issue. Especially for those people who value their young-looking body. Diba? Tulad nga na sinabi ko kanina, kung model ka, kung artista ka, talagang ayaw na ayaw mo nag-age. Kasi nga, pangkabuhayan mo yung young-looking body mo, nagiging body image issue. And according to studies, those people who love their body so much, they love the idea that their body is young, nagiging risk factor yung pagpasok sa middle adulthood. They don't like the idea of growing old kasi nga natetreaten yung value nila bilang professional, or for some people, pati yung value nila bilang tao natetreaten kapag feeling nila talagang tumatanda na sila as being shown by their aging body. Okay, so during this time, yung mga tao na nilalabanan yung process of aging talagang gumagastos para masustain yung kanilang younger looking body. Okay, so ang dapat lang tandaan dito in connection to this is, although yes, you spend a lot of money to sustain your aging body, you will always lose the battle of the aging process. So hanggang saan ka gagastos, hanggang kailan mo pipigilan yung pagtanda ng katawan mo, no? In the future or long term, hindi mo naman talaga malalabanan yan. So I think, no, in connection to this, for those of you with body image issues, ang isa sa mga pinaka-effective intervention talaga dito is acceptance or preparation. Pwede rin, no? Natanggapin mo na along the way, ang katawan mo
tatanda. Hindi ka forever young, and you need to accept that, you need to prepare for it. Para kapag nangyayari na yon, nakikita mo na tumatanda yung katawan mo, hindi ka masyadong natitreaten, hindi ka masyadong na-anxious. Kapag dinideny mo lang ng dinideny na bata ka pa, pero yung katawan mo nagsusumigaw na tumatanda na siya, dyan nagsisimula yung mga anxiety na pwede namang iwasan. Okay? How about cognitive changes? Ano nangyayari during middle adulthood? During this time dito, nagiging experts ang mga professionals. In whatever field of knowledge you are in, kapag tumagal ka dyan, young adulthood, nandiyan ka na. Pag inabot mo yung middle adulthood, nang 40s ka dyan, nag 50s ka dyan, most likely magiging expert ka. Ibig sabihin, ma-attain mo na yung highest level of skill in that particular field. Nagiging master ka. Nagkakaroon ka ng mastery of your craft. So, nagiging master accountant ka, master teacher, nagiging master salesman or saleswoman ka. Kapag inabot ka ng middle age, in your field of expertise. And the reason is, bakit ka naging expert? Kasi in the field of knowledge that you are in, naka-accumulate ka na ng different experiences. As we know, kapag nagkaroon ka kasi ng experience in something that you do, nagkakaroon ka ng feedback, which makes you a better professional. So, naipon ng naipon yung experience mo sa pagiging teacher. Naipon ng naipon yung experience mo sa pagiging salesman. So, nagsama-sama lahat ng experiences na yon, ano nangyari? That's the reason why naging expert ka. That's why, during this period of life, no, kung mapapansin ninyo, yung mga higher ups, yung mga nasa executive position, yung mga matataas ang posisyon sa kumpanya, most likely, nandoon sa age of middle adulthood. Kasi nga, kaya sila tinaas doon sa pwesto na yon, marami na silang experience, marami na silang wisdom that they can share with the younger employees. Yung mga baguhan, yung mga rookies. Aalalayan ng mga magagaling na sa field. Kasi nga, marami na silang experience. But to be more specific, according to cognitive psychologists, one of the reasons din kung bakit nagiging expert ang isang tao during middle adulthood years, nagkakaroon na sila ng tinatawag na integrative thinking. They have the ability to integrate or to connect new information that they meet in their field with their many past experiences. Dahil matagal na sila sa field, kapag meron silang na-encounter ng mga situations, lagi silang bumabalik sa mga marami na nilang past experiences that guides them to make the right decisions. Which hindi masyado nangyayari kapag baguhan ka pa lang sa field. Like, adolescence ka pa lang or even young adult ka pa lang, wala ka pa masyadong experience. So, whatever you encounter in your line of work, biglang may maingay na estudyante, pero baguhang teacher ka, hindi mo alam kung anong gagawin kasi wala ka pang experience in the past of handling naughty students. Diba? So, ang integrative thinking talaga, very common yan na nangyayari among people in middle adulthood years due to the accumulation of past experiences. In fact, in connection to integrative thinking, kaya tayo nakakarinig ng mga statements like this na may kinalaman sa expertise. Diba, sasabihin ng mga magagaling, marami ka pang kakaining bigas. Paano nila nasasabi yan? Kasi marami na silang nakaing bigas. Yung bigas dito means experience. Marami na silang experience in the past that guides them constantly today. That's why they make the right decisions. So, yung sinasabihan dito, yung mga tao na konti pa lang yung experience or konti pa lang yung kinaing bigas. Or statements like, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Bakit sila pabalik na? Kasi they've been so long already in the field. Marami ni silang past experiences na natutunan that makes them wiser in the field where they are in. Diba? So, maraming mga examples na ganyan. Halimbawa, mga veteranong police. Ayan, yung word na veterano. Ano rin yan eh? Related din yan sa word na expert. Diba? So, yung mga veteranong police, marami ni silang experiences in their line of work. Nakapag-undergo na yan ng training. Marami ni silang mga operations sa pinagdaanan. So, kapag kumausap sila ng mga baguhang police, yan. Yan yung sasabihin. Marami ka pang kakaining bigas. This is a good movie to watch, by the way, in connection to an expert guiding a rookie. Itong movie ni Eddie Garcia, in this movie, ang role niya dito, veteranong pulis siya. No?
Tapos inaalalayan niya yung mga yung younger policeman na nasa movie. Yan, panoorin niyo yung dalawang movies na yan. Basically, that's the idea. How an expert leads or mentors the rookie. Kung medyo international ka naman, mahilig ka sa series, yan, nandito naman yung House MD. Dr. House here is in his middle adulthood years. Sobrang daming wisdom niya in the field of medicine. So, he is guiding those young doctors under his care. Last example, ganun din sa pagkakaroon o pagpag-practice ng psychology. Diba, kung halimbawa, psychology teacher ka, ikumpara mo ang isang psychology teacher na 20 years old versus psychology teacher na 45 years old, mas marami ka talagang matututunan from the teacher who is 45 years old because of his or her accumulation of knowledge. So kapag magsasabi ka sa kanya ng concept, whatever psychological concept, mas marami siyang ma-share, mas marami siyang pwedeng sabihin. So for example, sabihin mo yung word na depression sa isang 45 years old. Ang dami niyang alam tungkol sa depression. Kasi in the past na encounter niya yung concept, na experience niya yung concept. The same thing with theories of personality, sabihin mo sa 45 years old 'yan. Sabihin mo si Albert Bandura sa isang 45 years old na psych teacher, mas marami siyang insights na ma-share kumpara sa isang 20 years old lang. Kasi pag 20 years old ka lang, wala ka pa masyadong experience, kulang ka pa sa reading, wala ka pa masyadong journal articles na nababasa, so mas konti yung alam mo or ma-share mo sa mga concepts na yan. Alright? Kaya again, we can connect this no, to what the Bible is saying about wisdom. Sabi, is not wisdom found among the aged? Does not long life bring understanding? So, anong sinasabi ng passage dito? Pinapaliwanag niya yung origin ng wisdom, kung paano ba tumatalino yung tao, and the answer is experience. The accumulation of experience leads to wisdom. And this is something na marami ang isang taong nasa middle adulthood years na. Kaya in general, in comparison to younger adults, mas marami talagang wisdom yung mga tao within this age period. Also, during middle adulthood years, according to studies, dito pala nagpipik ang creativity or your ability to create something original. Yung nakakapag-isip ka ng isang idea na ikaw pa lang ang nakaisip. In fact, one evidence that this is true, when you look at the field of science, marami mga original theories ang na-develop during the time that the author of that theory was in his or her middle adulthood years. So too many to mention, but let me just share some. Si Louis Pasteur, nung na-discover niya yung important ideas in the field of microbiology, he was in age 40 or nasa 40s siya. Si Charles Darwin, nung naisip niya yung theory of evolution, he was somewhere in his early 50s. And in the field of psychology, si Sigmund Freud, nung dinevelop niya yung kanyang psychodynamic theory, he was at his 40s, specifically at age 41, dyan niya sinimulan isulat at pasikatin yung kanyang psychodynamic theory. So, nagiging magaling mag-isip ng original ideas yung mga adults within this age period because of, again, accumulated experience. Socio-emotional development, ano nangyayari during this age period? Sikat na sikat dito yung tinatawag na midlife crisis. Now, one of the things that you have to know about midlife crisis is, kaya sabi ko dito, some. Hindi naman sureball, hindi 100% na kapag pumasok ka ng middle adulthood, ma-experience mo yung midlife crisis. For some people, they enter middle adulthood, hindi naman sila nag-midlife crisis, pero yung iba, nag-undergo ng midlife crisis. So, what do we know about midlife crisis? Sabi ng APA, syempre ang midlife crisis is unpleasant. It is considered a psychological distress, meaning kapag ang tao nag-undergo ng midlife crisis, hindi magandang event yan. Diba? Negative psychological event yan, tumataas ang anxiety mo dyan. No? Pero what's more interesting is the second part, basahin nyo yung mga red words dito, hindi pala lahat ng psychologists nag-agree that there is such a thing as midlife crisis. In fact, may mga psychologists na nagka-claim na hindi naman talaga totoo na may midlife crisis that happens specifically during middle adulthood.
Basically, ang sinasabi nila dito, lahat naman ng developmental period, pwede kang magkaroon ng crisis. So, pwede kang magkaroon ng crisis during adolescence. Pwede kang magkaroon ng crisis during young adulthood. Ang tawag nga doon is quarter life crisis. Pwede ka rin magkaroon ng crisis kapag old age ka na. No? So, huwag daw nating i-limit lang yung experience of crisis only in middle adulthood years. Kaya, some psychologists would rather call this age crisis. Okay, pero huwag na natin i-resolve yan dito sa lecture natin. Pag-usapan lang natin yung mga taong nag-undergo ng midlife crisis. Okay? So, basically, ano ba ang essence ng midlife crisis? Ang isang middle-ager na nagmi-midlife crisis, nare-realize niya na hindi pa siya ready tumanda. Pero dahil nakikita niya na klarong-klaro na, na tumatanda na siya, nagkakaroon ngayon siya ng anxiety. One of my best analogies that I use to demonstrate kung paano ba yung midlife crisis is yung imagine, sumakay ka sa roller coaster. So yung roller coaster, aakyat muna yan, papunta doon sa peak. Habang umaakyat yung vehicle, yung roller coaster doon sa peak, excited ka. Diba? Nagmamadali ka na sana nandoon na sa peak para ma-experience mo na yung excitement ng pababa ka. Marirealize mo lang by the time na nandoon ka na sa tuktok, at nakita mo kung gaano katarek yung babagsakan mo, magpapalit ang isip mo. Sasabihin mo bigla na, ay, hindi pa pala ako ready, nakakatakot pala to. Ayoko pa palang ma-experience yung pagbaba. Pwede bang itigil mo na yung roller coaster? But, the thing is, as you know, in roller coaster, hindi pwede. Hindi mo pwedeng i-pause yun. Talagang, kapag nandun ka na, walang atrasan, aandar o babagsak, at babagsak yan. So, ganun din sa midlife crisis. Diba, nung bata pa tayo, excited na excited tayong mag-mature para ma-enjoy na natin yung mga privileges of being an adult. Only to find out na nung na-realize mo na nasa midlife ka na, konti na lang yung oras mo, looking forward, konti na lang yung mga pwede mong gawin at marami ka pang gustong gawin na hindi mo pa nagagawa, ayun, nagiging anxious ka na sa aging process. Lalong-lalo na when you read researches where ang sabi nila, ang buhay talaga ng tao hanggang 70 to 80 years old lang. The Bible indicates that. The years of our life are 70 or even by reason of strength, kung pagpapalain, 80. And na-realize mo, lagpas 35 ka na, which means what? Medyo kalahati na lang yung buhay mo. So nung na-realize mo na malapit na, medyo short na lang pala yung buhay mo, ang dami mo pang hindi nagagawa, ayaw mo pang tumanda, ayun, doon na nagsisimula yung na-anxious ka. And one of the things na ginagawa ng mga tao na nagmi-midlife crisis kapag na-realize nila to is they distract themselves. Pinapatunayan nila sa sarili nila na hindi pa sila matanda. So they do a number of behaviors that will convince them na kaya ko pa gumawa ng mga bagay na ginagawa ng mga bata, na feel good sila. Kapag nakakasabay pa sila sa mga bata, because that is an evidence na hindi pa sila matanda. So all of a sudden, these people undergoing midlife crisis, meron silang interest in youth activities or hobbies. Biglang magbubuo ng tamiya, biglang mahilig magyoyo, or minsan kahit yung pananamit eh. Pinapatunayan nila na hindi pa sila matanda, so they dress like young adults or even adolescents. So may mga middle-agers na kung magbihis parang teenager. You know what I'm talking about, no? I'm sure nakakita na kayo ng ganyan. Another way to distract themselves is ito, masakit to. Minsan, nagpapalit ng partner. So they will say, magpo-fall out of love sila dun sa asawa nila, tapos magkakaroon sila ng mistress na bata. Nasa adolescence or yung iba, young adult. Ipagpapalit nila yung matagal na nilang asawa for a younger partner because it makes them feel powerful. It makes them feel young. Kumbaga, hindi nila naaalala na matanda na sila kapag younger yung partner nila. Yan. Kaya minsan, kapag ang tao nagmi-midlife crisis, nadadamay pati yung stability of marriage. Some pictures, ito. Ayan. Diba yung, ito, pinapatunayan niya na hindi pa siya matanda, so ang get up niya pang bata. Diba? Kasi pag nasa workplace ka, medyo mature ka, formal ka, dapat naka-briefcase ka. Pero feeling niya, oldies siya kapag naka-briefcase siya and he doesn't like the feeling. So pumasok siya sa opisina, nag-backpack. Kasi ang backpack, ano yan eh, bag talaga ng mga bata yan, no? So
ginawa niya yan to convince himself na bata pa siya. No? Ito yung sinasabi ko kanina, yung mga nagmi-midlife crisis, minsan iniiwan nila yung matagal na nilang partner for a younger partner. So, ano ba ang origin ng midlife crisis? What determines whether someone will undergo midlife crisis or not? Meron tayong clue from this quotation. Ang ganda. Sabi dito, most people who experience midlife crisis have spent their entire lives raising a family or working in a career. They haven't had the time or capacity to ask the important questions in life. Yun. Eventually, something triggers the question, is this all that there is? So ano ang origin ng midlife crisis? Meron kang mga existential questions na hindi mo alam ang sagot. Na na-realize mo na mahalaga pala na dapat alam mo na ang sagot ngayong nasa midlife ka na. So marirealize mo na 48 ka na, tapos hindi mo pa alam yung mga sagot sa following questions, na anxious ka. What is my purpose in life? Where am I going? What is the point of all this? Where am I going when I die? So hindi mo alam anong mga sagot, clueless ka. Pero 48 ka na. Alam mo dapat yung sagot, pero hindi mo alam 'yon. Doon nagsisimula yung midlife crisis na a-anxious ka. Kaya ang magandang intervention according to studies, no, para maiwasan yung midlife crisis is i-sustain mo yung level of spirituality mo as you grow older. Ideally, dapat adolescence pa lang eh, medyo sinusustain mo na yung spirituality mo. Kasi kapag sinusustain mo yung spirituality mo, one of the things that you do is you constantly search for answers to these questions. At karamihan ng mga taong mataas ang spirituality, alam ang mga sagot sa tanong na yan. Kaya kapag matagal mo nang alam yung sagot sa mga tanong na yan, kasi nga spiritual ka, tapos pumunta ka sa middle adulthood, less likely kang mag-midlife crisis. Pero yung mga tao na all their lives, mababa ang spirituality kasi masyadong materyoso, hindi iniisip yung mga questions na yan. Kasi raw, corny. Kasi raw, masyadong senti. Oh. Sila ngayon yung tatamaan ng midlife crisis by the time they reach middle age, tapos doon nila tinanong yung mga yan. Kaya mahalaga talaga ang lesson dito to sustain our spirituality as we grow older. Because as you sustain your spirituality, as you think things about God, as you read the Bible, sinasagot ng Biblia yung mga questions na yan. At yung mga answers to these questions that you know will shield you from the anxiety of midlife crisis. Yan. Kaya again, yung mga tao na hindi nagmi-midlife crisis, anong iba sa kanila compared to people who are experiencing midlife crisis, they know the answers to the most important questions in life. So kapag nag-midlife review sila, very important term din to sa Devpsyc, when they look back and then they ask these questions and they know the answers to the questions, most likely, hindi sila nag-midlife crisis. Kaya para maiwasan talaga ang pag-midlife crisis, or should I say, any forms of crisis in life, mahalaga na i-sustain talaga yung level of spirituality. Pero may mga pag-aaral din na nagsasabi na ang midlife crisis can be a start para mas tumaas ang spirituality ng tao. Kasi kapag nag-midlife crisis siya, na-anxious siya, tapos yung anxiety na yon pinush siya para mag-research ng mga sagot sa mga questions na yan, minsan yan yung nagpupush siya tao para mas maging spiritual eh. Biglang nagsimba, biglang umaatenda ng mga service, biglang nagbabasa na ng Bible, yun. So, pwede rin ganun yung sequence. Nagsimula mo na sa midlife crisis, yun yung nagpataas ng spirituality nila. A very good book that talks about that experience is this book, Hidden Blessings. If you have the opportunity, highly recommended, basahin nyo to. Another psychological experience na nararanasan ng mga taong nasa midlife is being in a sandwich generation. Ibig sabihin ng sandwich generation, yung mga taong nasa midlife, nasa middle adulthood, are torn between taking care of their parents, aging parents, and their own family. So yung nani at tatay mo, may mga maintenance na dapat nilang binibili every week, kailangan mo silang bigyan ng allowance, pero sila junior, sila princess na mga anak mo, merong tuition fee na dapat bayaran
every month. So nahati ka ngayon, no, na-drain ka. Kasi nasa sandwich generation ka, inaalagaan mo yung aging parents mo at sarili mong pamilya, and this is another experience na nakakataas ng anxiety. So, one way para maiwasan to is kung halimbawa ikaw'y nakikinig ngayon, paghandaan mo yung pagtanda mo. Para in the future, yung mga anak mo, hindi ka magiging burden sa kanila. And this is where insurance policies begin entering the picture. In fairness naman, meron naman talagang ano, meron naman talagang psychological significance na insured yung retirement mo. 'Di ba? Kasi pagtanda mo or pag tungtong mo ng middle adulthood mo, hindi ka ngayon naasa sa anak mo. So yung anak mo hindi siya mapupunta sa sandwich generation kasi may pera ka sarili mo. Hindi ka asa sa anak mo, so yung kinikita ng anak mo 100% mapupunta lang yun sa kanya at sa pamilyang sinisimulan niya. Hindi siya masasandwich. 'Di ba? So kung gusto mong maiwasan na yung mga anak mo mapunta sa sandwich generation, you begin preparing for your future. Kaya sabi ng mga financial advisors, no, the best time that you need to prepare for your retirement is the very first time that you receive your salary. Unang sweldo mo pa lang dapat parte doon, tinabi mo na para sa retirement mo. Sabi ng Bible, gayahin natin ang mga langgam. Masisipag na kahit wala pang dapat paghandaan, naghahanda sila araw-araw. That is a very good biblical value to practice. Siyempre, hindi kompleto ang discussion ng middle adulthood kung hindi pag-uusapan si Eric Erickson at yung stage na sinasabi niya na generativity versus stagnation. So according to Eric Erickson, ang mga middle age na tao nandyan sa developmental stage na yan. Let's focus on the term generativity. Ano ba yung generativity? This is your psychological desire to contribute or to guide or to give back to the younger generation. Ang gusto mo nang gawin dito is mag-share. Gusto mo nang maglabas ng resources para makatulong sa iba. Meron ka na raw ganong psychological desire. And according to Eric Erickson, kapag sinunod mo yung desire na yon, it's psychologically good for you. Ayan. So, ibang-iba yung value ng generativity when you were in young adulthood years. During young adulthood, ang value mo dyan is to gain for yourself. Gain knowledge, gain friends, gain properties, bumili ng mga gusto mong bilhin. Pero darating ka raw sa point na pagod ka ng bumili for yourself, parang gusto mo naman mag-share, tumulong sa younger generation. So many people during the midlife period, marami silang mga ginagawa that enables them to share what they have to others. So yung mga dating basketball players, tapos na sila sa pagiging athlete, they share their knowledge and experience to the younger athletes, nagiging coach sila ng basketball. Or for example, maraming mga tao during midlife years gustong mag-teacher as part-time job kasi feeling nila marami silang alam sa field na gusto nilang ituro sa younger generation, so they enter universities, they enter colleges para magturo to guide the younger generation. Tuturuan nila yung next generation of accountants, next generation of psychologists because they've been in the field for so long, they have a lot of things to share. And of course, the best way na talagang mapagbigyan mo yung generativity mo is yung pagkakaroon ng anak. So gusto mong mag-iwan ng legacy. Gusto mong i-share yung life experience mo sa paglaki ng sarili mong anak. So in connection to parenting and generativity, no, for those of you listening na may mga magulang, how do you make middle-aged parents happy? Because I'm sure maraming nanonood ngayon yung mga parents nyo nasa middle adulthood years. No? Ang sagot dyan, dapat iparealize mo sa magulang mo na may naiwan siyang magandang ambag sa buhay na to. Yan kasi yung generativity. Yung ma-feel mo na bago ka umalis sa mundo, nakapag-iwan ka, nakakontribute ka sa society ng isang magandang ambag, and in this case, ikaw yon. Halimbawa, naging successful accountant ka or naging successful doctor ka, malaking bagay yon sa magulang. Kasi na-feel niya na dahil sa kanya, nagkaroon ng isang magaling na doktor yung Pilipinas na nagpapagaling ng mga taong may sakit. Diba? So, kapag na-sense ng magulang na
ganon, meron siyang generativity, magiging maganda raw ang pagtanda ng magulang mo according to Eric Erickson. Basta ma-sense nila na naging privilege yung experience nila sa pagpapalaki sa'yo. Taking care of you is the greatest gift in my life. Yan. Kapag nasabi yan ng magulang mo sa'yo, kasi alam niyang napalaki kanya ng maayos, na-develop kanya ng tama, naging magandang asset ka sa society, na pagbigyan mo yung generativity ng magulang mo, magiging maganda ang mental health niya. Pero kung baliktad ang sinasabi ng magulang mo, parang nagsisi ako na naging anak pa kita, nako, yun yung tinatawag ni Eric Erickson na stagnation. Yung ma-feel ng magulang na wala siyang contribution sa society, o yung contribution niya naging magulo pa yung society kasi naging magulo ka bilang anak, yun, hindi magiging maganda ang mental health ng parent na yan. Kaya for those of you who are listening, no, the best way, wag na natin masyado pa komplikaduhin to, the best way para maiparamdam mo sa magulang mo na talagang meron siyang generativity, may magandang ambag siya, no, sa society natin, is you do your best, you do everything you can to graduate. Ayan, talagang ang graduation, kapag ang mga magulang umattend dyan, that's the best way na ang generativity nila talagang sobrang taas, which is a good thing. Habang nakikita nila yung anak nila na nagmamarcha, di ba, sa PICC or wherever, they feel that they're able to contribute something to the society. At yan yung magandang experience na dapat ma-experience sa mga magulang, sabi ni Eric Erickson. Okay, so yan lang muna yung mga pag-uusapan natin about middle adulthood years. It's a very interesting developmental age period. Sana marami kayong natutunan. Sir Howard here, kita-kita ulit tayo sa next lecture natin sa developmental psychology. Have a great day, everyone. God bless.